Hello guys, magandang araw. Nandito na naman tayo ulit sa ating vlog, vlog number 15. Yung vlog natin ngayon guys, tungkol to sa isang cordless chainsaw, model DUC355. 14-inch ang size po ng blade. Ito siya guys, ito yung magandang modelo ng chainsaw, brushless, powered by 36 volts na battery. 36 guys, 18-18, kasi nga dalawang battery to eh. Sa kabilang side 18, sa kabilang side 18, so in all 36. Ito siya guys, ito yung machine na to. Maganda to guys, tsaka maganda to, may brake tsaka may lock, may safety lock, tsaka hindi mo na kailangan magpump ito ng oil kasi kusa siyang lumalabas. Magandang uri ito guys, na ito yung brushless ng makita. Super to, super ganda. Tsaka talagang maganda gamitin talaga. Hindi lang maganda, matibay. At tsaka sulit ang pera mo dito guys. DUC355. Ito yung medyo, parang ito ata yung pinakamahaba nilang cordless na chainsaw. 14 kasi wala pa ako nakita, kasi 18 na 18 inches na size ng chainsaw ng makita na di battery, except sa mga petrol meron talaga, may 36 pa nga sila eh. Pero ito sa cordless lang, 14 pa lang yung nakita ko. Ito guys, check natin guys kung ano problema nito. Ito ang sabi na mayari, gumagana daw, kaso nga lang kumakalansing yung makina. Pag tinatagilid mo siya, kumakalansing. Tapos hindi daw hindi naglalak. Yan ang problema nito guys. Tingnan mo guys, mukhang napalaban tong ano na to, unit na to. Tingnan mo yung guide bar niya, nawala na ang kulay. Tapos yung blade niya mukhang napalaban ng matigas na kahoy ah. Ano kayang pinutuloy tong klaseng kahoy ganito. Sige guys, tanggalin muna natin yung blade bago natin i-testing kung umandar pa talaga, para sigurado tayo mamaya hindi pala siya may umandar tapos nagula tayo. Ang o nga pala guys, advice lang, kunting advice lang sa kung may bala kayong mag-repair ng chainsaw, hanggat maaari bago niyo i-testing, tanggalin niyo muna yung blade para safety. Kasi pag umikot yan guys, pag biglang pumitik yan, ewan ko lang kung saan ka pupulutin. Mas maganda yung safety tayo. Ayan guys, natanggal na. Oh, may madumi ah. Nag-iba yung kulay ng ano ah, ng langis ah. Bagay, parang itim eh, siguro sunog. Matigas ata dito yung pinutol talaga na kahoy, kaya ganoon. Mas panasama na natin guys ng konti. Try natin guys ha, kung gumana ba. Meron ako ditong dalawang 3.0 na 18 volts na battery. Try natin kung gana ba. Ipon natin yung lock, tapos yun o, magana. Yun pala yung problema, makalansin na talaga. Pag nakababa lang siya, okay. Pero pag nakatagilid siya o nakatuwad, parang may ano, may sabit siguro sa loob to guys, may sabit. Buksan na lang natin guys para malaman natin kung ano talaga problema nito, bakit. Pero tingin ko ano lang to guys, linis lang to ng konti, walang problema nito yung motor. Oh, sumabit, tinan mo oh, yung ano niya oh, natupi. Paano kaya natupi yan? Dahil hindi ganyan yan, dapat pantayan eh. Una sa lahat guys, tanggalin muna natin yung lock ring niya. Kasi may lock ring yan eh, yan yung pumipigil sa sprocket niya. Hindi natin makukot yan. Ayun, natanggal, nalaglag pa. Hindi po, hindi nawala. Yan guys, yan yung lock niya. Yan lang yung lock niya guys. Simple lang ano. Naka-lock ring lang siya. Basta tanggalin natin yung sprocket. Tsaka itong cover niya, ganda ng cover niya, naka ano. Kaya pala giniwan na ganyan, kasi nga ang issue kasi ng mga chainsaw dito pag ganun, yung ano na yan dyan napuputol at saka lumalalim yung plastic. Kinakabitan kasi ng guide bar, kaya parang umano yung plastic niya na ano, na parang nalulusaw siya. Kasi siyempre diba yung puwersa, kaya ngayon ang ginawa na makita nilagyan ng plate na stainless.
Medyo maganda yung ideya para doon tatama yung guide bar. Para hindi siya ano, hindi maapektuhan yung housing, kasi madalas kasi housing nasisira nito eh. Nalulusaw kasi siyempre mainit, 'di ba? Iinit din kasi yung guide bar. Ayun, siyempre, plastic yun doon. Malulusaw yung plastic. So ngayon, may ginawa silang protection na ano, itong stainless. Pero tingin ko, siguro may anti-heat siguro itong stainless na nilagay, kaya ganun siguro. Magay, naisip na rin yan ng design nito kung ano. Kung anong klaseng materials ang nilagay nila. And guys, buksan na natin guys para malaman natin kung anong problema. Madami-daming tornado din to. Puro mga 8 or 10. Bagay, din na natin buksan dito guys yung motor kasi nga wala namang problema talaga yung motor. Ang problema nito siguro yung brake ring nito ang problema, siguro na disaligned kasi makalansing eh. Parang yun ang naririnig kong kalansing eh. Yung brake ring, may brake ring kasi to guys, kaya nga pag ano to, pag hindi kasi kagaya sa ibang sincho tulad ng petrol na wala siyang ano, ito kasi parang may preno to eh. Pag hininto, pag hininto mo kung tagpipreno siya kasi dalawa kasi switch ito. Guys, nakalagyan guys, buksan natin para malaman natin kung ano talaga nangyari. Guys, yun natin naigi, baka magkalo-halo, baka mawala yung mga parts. Ayan. Ito pala ginamit ko guys, 3.0 lang. Dalawang 3.0, pero advice ko dito guys, pag bumili kayo dito ng chinsyo na to, kasi 3.0 lang kasi dito yung free. Dapat mag-upgrade kayo ng 5.0 or 6.0 kasi masyado talaga itong matakaw sa battery, lalo na pag matigas yung tinatabas yung kahoy. Talagang ano siya, matakaw sa battery, para itong grinder matakaw sa battery. Kasi pag paandarin mo lang, walang problema. Pag may load na kasi, may yung may tatabasin ka na, nag-ano kasi yun eh, kung gaano kasi katigas yung tinatabas mo, ganun din kalakas tumaano yung ano yung battery. Yun ang dumi oh. Hindi nga ako nagkamali guys. Na disalign nga yung ano dito, brake ring. Kasi napasukan ng mga dumi. Kinain ng chainsaw. Kaya kailangan na natin ito linis. Linis lang ito guys. Linis na natin ito maigi. Yun ang mayroon ito pag linis eh. Madali lang sana ito, kung may tubig, ilupog lang sa tubig. Tapos ano, kaso nga lang, papatuyuin pa natin. Kaya di na, panasponasan na natin ito. Hindi naman ito aabot ng isang oras. Siguro na sa mga 30 minutes na ito guys, tapos na. Konting linis lang ito. Tsaka ano ito eh. Madali itong linisan kasi nga maganda kasing klase yung plastic. Nakikita mo naman kasi sa ano guys, sa materialis ng unit. Iba itong, ito, ibang materialis na ginamit ito, ibang klase yung plastic. Medyo may pagka makintab siya. Pag medyo mas makintab kasi madali siyang linisin. Parang ano, ano siya disa kagaya ng ibang klase na yung mga mumurahing klase ng ano. Kaya nga nagtataka kayo kung bakit pares naman nakita, mura. Nakikita nyo naman yan guys eh, sa materialist na ginamit sa housing. Tulad ng mga tawag ito, mga drill. For example, yung mga drill na mayroong drill na hammer drill na nagaano lang ng mga 3,000, 4,000, ganyan. Tapos yung iba naman nasa mga 10,000 or 9,000. Diba? Parehas naman ng capacity. Pero pag tinindan mo maigi yung uri ng housing guys, doon mo malalaman na kahit ikaw mismo nakikita mo talaga na malaki ang kaibahan. Nakikita mo na mamahalin. Mamahalin talaga siya. Dahil sa materialis. Ayan guys, linisin na natin guys. Ganun din to guys, yung unit na to. Meron din kasi yung change ng makita na di battery na mababa lang din ang price. Kasi nga, yung materialis nga ginamit. Ito kasi magandang materialis itong ginamit ito. Yung housing nito maganda talaga. Talagang ano, matibay. Hindi rin ito basta-basta nagka-crack. Itong chainsaw na to, sa tingin ko, matibay ito eh. Pag ano lang ito eh. Kailangan mo lang talagang alagaan. Pag madumi na, linisan mo. Pag tapos mong gamitin, natural, kailangan talagang linisan. Tsaka, pagpabayaang maubusan ng langis. Kasi, may langis kasi ito guys. Ano to eh. Tuwing umaandar kasi ito, kusang lumalabas yung langis. So, malakas ito sa langis. Kasi kagaya nung dibomba,
Kung gusto mo lang palabasin ang langis, bombahin mo ito kasi automatic. Hindi mo pinipigilan yung langis ito. Ang kaya mo lang gawin ito, guys, pwede mong pahinaan yung tulo ng langis. Kasi mayroon siyang adjustment sa gilid dito eh. Kung gaano ka lakas ang patak. Yun lang ang ano nito. Pero hindi ka kaya nung dibomba na, pwede mong anuhin talaga. Tiperin yung langis. Ang nakanganda lang kasi nito, walang istorbo. Kakatuloy-tuloy yung trabaho mo, yung kasing dibomba, siyempre. Ihinto ka muna, bumbahin mo muna, di ba? Kaya medyo sa gabal ito kasi tuloy-tuloy. Tsaka maganda din talaga performance ito, guys. Talagang mai-recommend ko to sa inyo. Pang ano lang, pambahay-bahay lang. Halimbawa, ayaw nung gumamit sa petrol. Ang nakaganda lang kasi dito, guys, kaibang sa petrol at saka itong battery na to, mas tahimik talaga siya, guys. Baga, kung nandito ka sa lugar ng ayaw ng mga kabit-bahay mo ng maingay, halimbawa, mayroon kang puno-puno sa labas ng bahay niyo, gusto mo magputol na mga sanga-sanga, ito ang magandang gamitin kasi nga walang ingay. Yung petrol kasi, sobrang ingay nun. Talagang mabubulahaw mo yung mga kapitbahay mo. Ito kasi, tahimik. Yung kasi ang kaibahan ng mga battery type, tahimik siya, hindi siya maingay. Yung petrol kasi at saka yung electric, maingay talaga. Pero mas maingay talaga yung petrol. Siguro nakakakita naman kayo siguro ng mga chinso na di ba ang petrol, di ba ang ingay. Maingay din yung mga electric chinso, pero hindi siya ganun kaingay. Lalo na to, guys, mas tahimik to, guys, kung i-compare mo talaga sa yung dalawang yun na nabanggit ko. Mas ito ang pinaka ano, yung kasi ang nakakaganda sa mga battery type. Unang-una, guys, yung noise niya hindi siya maingay. Hindi. Maingay pa rin siya, pero talagang mas tahimik siya kung yung para mo sa dalawa. Yung electric at saka petrol. At saka, yung speed na ng ikot, guys, hindi siya ganong mabilis. Parang naka-low speed lang siya palagi. Baga, hindi ka matatakot na bumamit kasi nga, medyo mabagal nga yung ikot niya. Mabagal, guys, pero malakas. No? Lahat naman ng cordless, guys, kahit nakakita ka ng grinder na cordless, paanda rin mo, di ba? Makikita mo dun, mabagal talagang ikot i-compare mo sa mga electric na grinder. Mabagal. Tsaka mas safe. Kaya nga gusto ko gumamit ng cordless kasi nga, parang hindi ako takot gumamit kasi medyo mabagal siya. Parang kaya mo siyang kontrolin. Yun nga lang, medyo may kataasan talaga yung price kung i-compare mo sa mga electric. Pero sulit naman ang gamit, guys. Tsaka hindi ka talaga, hindi siya sa gabal. Guys, tanggalin na natin yung ano niya, lock ring niya. Ito yung lock ring niya, guys. Ito yung ano niya. Yan ang may problema, guys. So yung ring na yan, na-disalign. Tsaka, guys, yung tinanggal ko palang spring na yan, alam mo ba kung anong pinaka mahirap na parte dito sa'yo dito pag nagkabit ka? Yung spring na yan, oh. Yan, pag kinabit mo yan, yan, napakahirap yan. So, pag hindi ka marunong, abutin ka na siyam-siyam. Tsaka baka matamaan ka pa pag nagkabit mo. Kasi ang tigas kasi ng spring na yan, guys. Yan kasi yung nakakonekta dun sa lock. Siya yung naglalock. Yan siya yung ano, yan yung spring para makaka-iano mo yung cities mo, yung safety lock. Nakaano yan eh. Tigas na na spring, guys. Ang hirap niyan. Yung kahit sa electric na chainsaw, mayroon din yan. Pati nga din yung ano eh. Pati yung petrol, meron din yan. Yan ang pinakamahirap na parte na pag natanggal mo yan, pag nagbalik ka yan. Naku. Kung hindi mo alam ang technique, mahihirapan ka. Pero mayroon din naman talaga siyang tinatawag, guys, na tools talaga dyan, special tools para hindi ka mahirapan. Kaso, napakamahal nun. Kami nga, wala nga kaming stock ng ganun. Kaya ang nangyari dito, sariling sikap talaga. Baga, diskarte mo na kung paano mo siya may kabit. Dati, hirap na hirap ako magkabit yan, guys. Ang sakit na ng mga daliri ko sa nalamog yung daliri ko sa kakapilit na ikabit. Tagal. Ngayon, dahil medyo sanay na ako, medyo madali na lang sa akin. Pero yung iba, talagang mga ngamuti talaga. Sa totoo lang talaga, guys, dalawang unit talaga ang pinakagusto kong gawin sa
sa trabaho ko na to. Una, itong jigsaw at saka itong chainsaw. Parang gustong-gusto ko talaga mag-repair ng dalawang unit to. Ang iba ayaw nilang mag-repair ito kasi nga daw, matrabaho. Kasi, tina mo, alam mo kung anong pinakamatagal ito guys paggawa, yung paglinis. Kaya kasi kailangan mo siyang linisan, diba? Mas mahaba pa guys, mas mahaba pang oras na minuto ang igugugol mo sa paglinis ito kasi sa pagkabit. Kaya, ang iba ayaw. Ako naman, gusto ko kasi nga, nalilibang ako eh. Parang nalilibang ako maglilinis, ganun-ganun. Parang nag-i-enjoy akong maglinis. Hindi ako napapagod. Tapos, siyempre, patay oras na rin. Kasi, pagkatapos kasi nito, mga ilang ano na lang, hindi mo na malayan. Uwi yan ah. Kasi mahaba nga diba yung time na nag-ano ka, na nag-dilinis ka. So, hindi mo na mamamalayan na uwi yan na pala. Ito din yung isang dahilan na gusto kong gumawa nito. Kung lalo na pag hindi naman ako nagmamadali. Baga ibig sabihin, wala ako ganong ginagawa ba? Ito gusto ko. Ito. Ito mga chainsaw guys. Na mga chainsaw mula sa electric hanggang battery type. Ito, kabisado ko to. Except lang sa petrol kasi nga, hindi kasi ako gumagawa ng petrol. Puro lang kasi ako, electric at saka battery type. Ito lang kasi dito kasi ako na ano eh nahahasa. Siguro balang araw pag nag-upgrade na ako. Pwede rin siguro pero malabo na guys kasi nga sa electric pa lang guys. Hindi mo nakakayanin kasi nga ang dami-daming model na makita. Kung gusto mo maging expert sa makita na brand guys, abutin ka ng siyam-siyam guys sa sobrang daming niyang modelo. Tsaka hindi lang yan, i-brayer yan, magkakaroon na naman ng bagong modelo. Kaya talagang hindi talaga pwede. Makakagawa ka sa iba, pero kung gusto mo talaga maging eksperto ka, talagang maaari nga. Buti nga ako, napagsabay ko tong battery type at saka electric type. Kasi mahirap talaga, mahirap pagsabayin to. Sa electric type pa lang, ang dami ka ng pag-aaralan na modelo. Isa battery type din, ganun din. Marami din. Ikaw ang isama mo pa yung petrol, nako lalo na. Makagawa mo naman yun guys, pero iba talaga yung matatawag natin na yung specialty mo ba. Parang mga chef sa restaurant, di ba? Mayroong specialty sa tinatawag to salad, mga ganyan. Ganun din yung mga doktor, di ba? Lahat naman doktor, pero may special tulad ng specialista sa mata, specialista sa puso, di ba? Ganun naman tayo. Meron ding tinatawag na physician, yung tinatawag na lahat. Parang ganun na rin ako. Lahat-lahat na. Pero meron talaga akong tinatawag na pinaka-paborito ko talagang gawin. Pinaka, ano ko ba, pinaka favorite ko, tulad dito, chainsaw at saka jigsaw, yan, dalawa na yan, favorite ko talaga yan, parang gustong-gusto kong gawin. May isa pa pala guys, ito pala yung reciproso, kasi ito kasing ano na to, parang connected lang sila, halos pares na lahat yung design, ano nila, yung ano nila ba, yung tinatawag nila, yung anong may term doon, hindi ko lang mapanggit. Parang pare-pares na lahat sila, kaso nga lang, nakakaiba lang sila sa design. Pero parang ganun pa rin ang purpose nila. Itong mga to, woodworking kasi to guys. Tulad na. Circular saw, hindi ako ganong nagpo-focus sa circular saw kasi nga, para kasing feeling ko, parang basic na basic kasi yung circular saw guys. Circular saw at saka itong mga LS, yung mga meter saw, mga cut-off machine yan, mga parang basic na basic kaya hindi ako ganong nagano niya. Tsaka madali lang kasi gawin yun, hindi ka na kailangan mag-focus dun kasi basic na basic lang yun eh. Hindi kasi kagaya nitong mga reciproso, jigsaw at saka chainsaw, medyo ano to guys, medyo komplikado yung ano niya, yung laman sa loob. Marami kasi siyang mga ano eh. Sa spring pa lang nito, tinan mo guys, oh, tinan mo, nakita mo, nagabit na ako ng spring, oh, di ba? Tagal, di ba? Oh? Tagal ko may pasok, oh, di ba? Oh, tagal. Tagal niya ni pasok, guys.
Nangangamuti ako nyan, guys. Diyan ako magtatagal, guys. Hirap yan. Ngayon ang sinasabi ko, mahirap ikabit. Yung spring na yan. Yan na lang ang pinakamahirap sa lahat eh. Pag nagkabit ko yan, guys, wala na. Tapos na yan. Ang tanong, kailan ko pa matatapos ito ikabit? Ayan ako pang takpan yan ng mga tela para hindi tumalsik. Kasi pag tumalsik yan, mamaya tamaan yung mukha mo. Nako. Pa, talagang tutulo talaga luha mo niyan sa sakit. Kailangan mo talaga pagtsaga dyan, guys. Wala kasi kaming special tools dito, kaya discarte lang talaga kung paano. Ano kasi, guys, yung kasi yung sinasabi ko na kahit kasi walang special tools, magagawa kasi natin yan. Depende lang kasi kung sa kaalaman o sa kasanayan mo kung ano gawa. Parang ano ba, parang depende sa pamamaraan mo kung paano mo siya gawin para maikabit mo ng maayos. Ganun din ginagawa ko dito, guys. Ito yung style ko pagkabit eh. Ewan ko lang sa iba kung paano nila ikabit to, anong style na mayroon sila. Kasi bawat kasi technician may isa sariling style yan. Ako iba style ko eh, ganun style ko pagkabit eh. Oh, diba, guys, nakabit ko na. Yan, kabit ko na. Ayun, sunod-sunod na yan, guys. Kakabit ko na yung mga ano dyan, yung mga lock. Wala na yan, tuloy-tuloy na yan. Nakabit ko na yung mga lock niyan, mga spring. Yan lang ang ano niyan, yun lang, guys. Mahirap, yun lang talagang spring na yun ang mahirap. Tinan mo, guys. Kahit titingnan nyo yung minuto na nakalagay sa screen, diba, pag tinignan nyo maigi, kung hindi nyo pa makita masyado, i-replay nyo, makikita nyo kung saan ako tumagal. Tumagal ako dito, guys, sa paglinis at saka yung pagkabit ng spring. Alam mo, tapos na. Katakpan ko na. Wala na, guys. Okay na siya. Katakpan ko na. Ayan, i-screw ko na lang siya. Malapit na nating matapos, guys. Ganun lang siya kadali, no? Pag marunong ka, pero pag hindi ka marunong, mamaya, yung nga lang pagtanggal pangalan ng clip, lumipad na yung clip, nawala na, anak ko. Sakit na ng ulo mo. Ngayon, hindi mo na may kabit. Sa sobrang inis mo na ngayon, ilalagay mo na lang sa plastic, lahat-lahat. Tapos, pumunta ka sa shop, papakabit mo. Ganun ang talagang gagawin mo, guys, sigurado. Kasi mapupwisit ka eh. Ngayon, handa ka na magbayad kung magkano isisingil sa'yo, mabuo lang. Ganun ang mangyayari rin, guys. Yung pala yung isang, ano, guys, natope kanina, yung, ano yung, guys, guide yun ng, ano, eh. Guide yun ng, tawag na to, ng blade. Kung masakasakali kasing pumitik siya, doon siya tatama. Eh, parang ewan ko lang ano nangyari, bakit na natupi. Kaya tupiin natin ulit. Ibalik sa dati niyang ano, ng dati niyang posisyon. Kasi mukhang natupi, siguro nalaglag o ano pang ginawa dito ng gumamit. Tikas pa naman nun, guys. Kasi solid kasi yun eh. Nung kasi tatama yung blade pag sakasakali. Halimbawa, naputol yung blade, doon siya tatama. Mahirap mo, isipin mo na lang kung naputol yung blade. Ako dati, nung bata pa ako, nanonood ako nung yung pumuputol ng mga kahoy dun sa probinsya. Sa amin kasi, marami kasi kami ng mga puno ng niyog. Uso kasi din dati sa amin, tinatawag ng kukulamber. Yan, nag-chainsaw yung mga pinuputol yung niyog, ginagamit chainsaw. Yung natatakot akong humarap sa chainsaw kasi ngayon, ang iniisip ko mamaya, baka mapumigtas yung blade, baka tumama sa akin. Kasi siyempre, di ba, matalas yun eh. Pag tinamaan ka nun, talagang masakit yun. Hindi lang masakit, baka mamatay ka pa. Hati ka nun. Ito, guys, kabit na natin, guys. Kabit na natin yung ano, yan, guys, yan yung sangga din na yan eh. Pag nagputol ka ng kahoy kasi, yung isagad mo siya, yan ang tatama sa kahoy para hindi ang kahoy, para didikit mo yan, para babaon yan sa kahoy, para hindi ka galaw-galaw yung chainsaw mo. Yan ang purpose niyan. Kaya meron siyang panatinik-tinik sa harap. Guys, pandarin muna natin, guys, ha? Kung nasan pa ba yung ingay. Alaman natin. Ayan, lalabas yung langis natin. Mukhang sa lumalabas yung langis. Wala nang ingay, guys, ha? Okay na, guys. Wala na yung problema, guys. Nawala na yung kalampag. Kasi yung reklamo ng customer yung kalampag. Ayun, wala.
wala na. So ikabit na natin yung sprocket niya para may kabit na natin yung blade, at saka tawagan na natin yung customer na kunin na na yung change valve niya dahil okay na. Pero itong change na to guys, dapat na siguro itong palitan. Awan ko lang, baka meron silang tutusin din naman ito, kailangan pang palitan eh. Kung marunong ka lang maghasa, mapurol na kasi yung blade sa tingin ko eh. Kaya kailangan hasain. Awan ko lang kung ano decision dito nang mayari, kung bibili ba siya ng bagong blade or papasa na lang niya sa operator nito. Hindi kasi kami naghahasa dito ng blade guys eh. Style kasi namin dito, pag purol na yung blade, palitan namin ng blade na bago. Hindi kami naghahasa. Siguro kung gusto ka magpasa ng blade, siguro doon ka sa labas, yung naghahasa ng mga lagari, alam ko naghahasa din sila ng blade and chainsaw. Or kahit ikaw mismo, bumili ka ng round pile, yun ang panghasa nito, yung round pile. Ay mga sizes din yun. And guys, ikapit na natin guys ha, para ano na, ma-finalize na natin. Tignan mo, makita mo yung blade, itim na, sa purol na talaga siya guys, purol na. Bahala na dito mag-desisyon yung mayari kung kailangan ba niyang palitan or papahasa niya sa gumagamit. I-advise ko na sa kanya na palitan na niya ng blade or pahasa na yung blade. Kasi baka mamaya, babalik niya naman dito, sasabihin niya naman, oh ano pa itong ginawa mo, hindi nakakaputol. Hindi talaga makakaputol kung ganyan yung blade mo, purol, di ba? At least malaman niya. Kung gusto niyang bumili, meron naman tayong available, pagbitahan natin at saka ikabit na rin natin. Parang walang problema. Kung gusto naman niyang, kung meron naman siyang taghasa dun sa kanila, edi iuwi na lang niya yung chinsyo niya, tapos pasa na lang niya sa tao niya. Ganun lang yun. Lang talaga guys. Importante malaman ng customer kung anong sitwasyon para hindi na siya babalik. May idea siya. Guys, ikitan ko na guys. Number 13 dito guys, yung number ng nut. Agamitin mo lock, dalawang number 13. Ito yung nut nito. Tapos, kailangan mo ng flat screw para hipitan mo yung adjust ng blade. Kasi adjustan mo pa tong blade kung gaano kahigpit o gaano kaluwang. Tignan mo, maluwang, di ba? So, gamitan natin ng flat screw. Tignan mo, adjustan natin para sumikip ng konti. So, yun, di ba? Kita mo? Sumikip na yung blade. Sumikip na siya. Yun. Dapat tama lang yung skip, guys, para hindi siya mamaya kasi maputol. Dapat may play siya ng konti. Yun ang technique niya. Kailangan marunong ka rin magtsansa sa kung gaano lang siya kano. Kasi pag sobrang luwang din kasi guys, mamaya hindi siya dumaan sa railings niya. At ma-problema na naman. Na dapat sakto lang. Yun, okay na guys. Bitan ko na guys. Okay na siya. Maganda na yung play niya. So ano na. Tama na yung ano niya. Pwede na yan. Ganda na natin. Ipitan na natin guys. I-finalize na natin para matesting na natin ng kasama yung blade. Para pag na okay na, hindi tawag na natin sa customer para makuha na. Cleaning lang kasi ito. Hindi lang marunong maglinis yung may-ari. Sa bagay, pag binuksan pa kasi na yan, ang problema talaga siya. Tama lang din yung ginawa niya, natin na lang na dito magbayad na lang siya ng service charge, diba? At least service charge na mabayaran niya, kasi sa pag tinagal-tagal pa niya yun, hindi baka may iba pang masira, di madagdagan na naman, diba? Guys, try natin guys ha, paanda rin natin para ano, malaman natin kung okay pa dalawang battery. Guys, kapitan natin yung dalawa. 36 volts na natin yan. Natin ha. Yun eh. O, diba? Pag-off mode yung dati. Saka natin na mukusa lumalabas yung langit. Ang galing. Napakaganda ng tinsa natin. Parang gusto ko talagang bilhin ng kalito.
Kaso napakamahal ito guys. Hindi kaya ng buhay. Isak na lang gamitin ko guys. Pamputol lang mga puro dun sa bahay namin sa labas. Kasi dito sumakang mahal masyado. Guys, okay na guys. Ayan. Lock. Yan yung ano. Yan yung tinatawag na go. Tapos i-unlock natin. Ibaba mo yung kabila. Yun. Nakasave na yan guys. Okay guys. Salamat sa panonood guys. I-ano ko muna guys para ano. Yun, diba? Okay na. Ayun. Yan yung unlock. Tapos yan, lock. O, hindi na yan siya gagana, guys. Kahit anong gawin mo dyan, guys, hindi na yan siya gagana. Tapos kanyan, i-push mo, press on. Tapos, paandarin mo. Yan, yan yung unya, guys. Ang ipag, o, oh, may kulay green, di ba? Yan. Pwede mo na siyang pisilin. Yan. Saka, ilang seconds na yan, guys, mamatay yung power. O, yan, lock na siya. Okay na, guys. Ayun. May dalawa siyang ano ng battery kung full charge, di ba? Ang galing, di ba? Oh, tingnan mo malalaman yung battery mo po, full charge, di ba? Galing, meron siyang ano. Meron siyang parang ano na malaman mo kung hanggang ilang bars na lang yung battery mo. Guys, yan guys, ah, DUC355. Huwag niyo kalimutan, guys, magandang model 'yan. 36 volts yan, guys, 14 inch. Yan, okay na, guys. Salamat. Sana guys, hindi kayo magsawa sa aking vlog. Sa ulitin. Tsaka guys, yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe naman ng channel natin. Salamat. Bye-bye.